guys, welcome back. Miss you all guys. Thank you so much talaga sa mga ano, nami-miss ko din kayong lahat. Pero there are just sometimes kailangan lang talaga nating magpahinga, guys. Ganun lang talaga 'yun. Busy ako kasi. Well, sino ba namang hindi kasi busy, uy. Lahat naman tayo may kanya-kanya lang pinagkakabisihan. Ngayon, oh, katulad 'yan ngayon, maulan. Ayan. At naka-suspended nga yung klase nila ni Ayos simula kahapon. Gawa ng panay kasi nga talaga ng ulan, bumabaha nga. Kaya nga eto nga ako ngayon, nagpa-signal lang ako dun sa ibabawan para i-chat ko yung kapatid ko na yung mama ko na sinusundo niya dun sa Mabinay ay nandito na. Sa Bisaya ba yung nagkahinabuylas? Ala, si Ayos naririnig ko umiiyak. Akala niya siguro umalis ako. Natutulog lang kasi yun, guys. Iniwan ko. Parang pasignal ako. Sabihin ko sa kapatid ko, nandito na si mama. Naririnig ko umiiyak. Ganyan kasi yan. Pag nandito ako, dapat nagpapaalam ka bago umalis. E paano man ako magpaalam? Gigisingin ko pa siya para magpaalam ako. Sabi ko, ang bilis ko nga lang din nga eh. Tinawagan ko lang at diretso na ako uwi kasi maulan nga at malamok-lamok dun sa dun marami kasing tubo. Yan. Tingnan mo nyo naman yung daanan namin papunta ng aming mansion, and thank God din guys kasi nakapag-ani na rin tayo ng palay, so pahinga na tayo sa kakabili ng bigas. Thank God hindi pa kami kanang nakauga ba, pero okay lang at least pag uminit na to makakapag talaga tayo makapagbilad na at makapagpagiling na rin. Pero nakapagpagiling na kami ng mais, kaso isang sako lang kasi nga pangkonsumo yun ng manok namin. Ayan. Actually nung isang linggo to, nung isang nung isang day off ko to inani at pina-treasure, nandun lang yung treasure ng tita ko. Ngayon ko lang na i-share sa inyo guys, gawa ng busy. May nilalakad kasi ako na namin ni Ayush, na papel. Ayan. Yung, kasi nga diba mag-i-expire na yung visa namin. Ngayong October 5, 'di ba? October 5 kaming dumating dito. E 1 year lang naman yung namin dito, yung stay ng visa. So kaya busy-busyhan ang lola. Kaya nitong mga dalawang talaga, na delay kasi yung acquisition or pa-dual citizenship ko. Actually, inano sa akin ng immigration is 13G visa. Pero advice ng tita ko is reacquisition na lang ng Filipino citizenship ko. Tapos saka ko na i-apply si Ayos, hindi kami magsasabay. Kasi dinidenyo nila yung ka-Ayos, hindi pwede daw na magsabay kasi nga considered as full-blooded na Filipino si Ayos nung ipinanganak ko siya. So yun nga, hindi pwede. So ngayon, dahil nga, 'di ba yung certificate of naturalization ko, tapos yung birth certificate, translation pa ng birth certificate ni Ayush ay pinakisuyo ko pa doon sa Nepal. Kinulang na kami ng time namin na para i-asikasuhin yung papel. Ang processing kasi is either 13G. I-research nyo lang kay Google, guys. 13G visa is non-quota immigrant visa, in which retain yung Nepalese citizenship namin dalawa ni Ayush at indefinite stay dito sa non-quota nga, diba? Indefinite stay dito sa Philippines. Pero kailangan namin, of course, renew our Nepali passports. Whereas kung reacquisition ng Filipino citizenship ko or dual citizenship man, wala nang basta. So yun nga,
kinulang kami ng oras, so kailangan naming mag-exit. Diyan ako na, ano guys, kaya isa din yun sa dahilan, yun talagang pinakadahilan talaga bakit hindi ako nakakapag-vlog, kasi syempre gabi yung pasok ko, tapos aalis pa ako sa araw para lakad-lakarin po yung mga ganun, tapos ang ending, kailangan pa rin naming umigzit ni Ayush, pero God is good. God is very good provider talaga. So, na-provide pa rin yung pangangailangan namin dalawa ni Ayush. Kailangan namin mag-exit to gain one more year ng stay dito sa Philippines. Kasi, kung magpa-extend naman kami, visa extension is like 8,000 plus. Nakalimutan ko kung the exact, may exact price niyan eh. Basta 8 something with the CRI certificate yun. At yung 2 months na yun kasi, kulang yun para sa processing ng reacquisition ko. At saka kay Ayush naman, although sabi nga ng tita ko, dili naman siya makikick out kasi bata yan eh. Ano. Pero, kuan, sa legal process talaga, kailangan magbayad ako ng, ano, ng overstay niya dito pag nag-lapse na ng October 5. So sabi ko, hala, visa extension 16 plus 2 months. Wala na kasi sila yung ino-offer na 6 months. Sabi ko ba, may 6 months dito sa option. Sabi kong ganun dun sa, ano, sa an immigration officer dito sa May Dumaguete. May 6 months dito. Wala na yung 6 months. Hanggang 2 months lang. Kakainin pa yung tirang panahon ko dito sa visa ko. Kasi kailangan i-process na siya. Like within 2 weeks before the among yung the actual visa expires. Kaya sabi ko, no. Murag, dili siya giving nga option. So, yun na nga. Ang ending is, mag-i-exit talaga kaming dalawa ni Ayush nitong, ano, the first week of October, right before mag-expire yung visa namin. So, kaya guys, watch my vlogs para makabayad tayo sa mga pinamasahe. Kasi utang man yung iba niyan. Pero at least, di ba? God is good pa rin. Kasi may nagpa-utang pa rin naman sa atin. So, di ba? Ganun lang talaga. And at least ngayon, medyo bawas-bawas na yung expenses natin. Kasi, ano, hindi na tayo bibili ng bigas eh. Bulad-bulad sa amin guys ng mga kuan. Ah, dyan man tayo lumutki sa ganyang ano, lifestyle. So, walang ano, walang dapat ipag-alala. Well, thank you so much guys, thank you for the love. Grabe talaga sa mga nagtatanong, na-miss ko kayong dalawa ni Ayush guys, na-miss ko rin talaga. Gusto ko rin na ano, kaya dito na ako nag-vlog kasi nahihiya ako magkwento kasi si mama lang naman yan nandyan, saka yung tito ko. Na-miss ko rin talagang mag-vlog. At the same time, gusto natin kumita. Gusto ko rin magpahinga. Sabi ko, Lord, sino bang uunahin ko? Hanapin ko na lang siguro si Kibuloy. But no. Dapat talaga inuna natin. Inuuna natin. Hindi pala. Yun lang talaga masasabi. Hindi pala dapat yung mga inuuna natin, yung mga needs and wants natin. Si Lord yung una nating unahin and everything will follow talaga. Everything will follow. Basta siya yung unahin nyo. May bago kaming baby dito sa bahay, guys. May bago akong pamangkin. Ang pangalan niya si bagong happiness namin dito sa bahay, si baby Chijan. Dali lang. Pakita ko sa inyo, dali. Ayan, guys. May bagong baby kami. Another baby boy to, guys. So, silang magpipinsan. Puro lalaki, anim na. May ano. Hindi yan pulbo yung mga puti. Nilagyan ng cream. Nagsiselos kasi yan. Ay, nalasa ako to puno niya. Nagsiselos yan, guys. Sabi niya yan kasi. My mama. Ay, dili my mama. My lola. May lola. Sabi din ni Ayush, may lola. Gusto ko mag-pilit nito. Kasi may naghilak. Ako nga. Ako di man ako si Ayush naghilak. Kusog man lagi ka Ayo. Abot man dito.
kondos inahanap ko. Meri na, may ganun kasi ba nagpulit ex? Eh, balaw nga, sa rin, sige mo mukalit ng pus. Siya, si ay, to. Ano ba? Hindi ako po, ha? Yung baby namin, to. Ito yung mga na, kuan, mga naani namin, guys. Wala pa kabito.